shoutout kay Maricar Pastrana, kay Mayria Santo Tomas, Elisa Salvador, Erlita Tambalke, at Iriza Miguel. Hello po. Magandang araw sa iyo, sir, at magandang araw rin sa mga kapwa ko tagapakinig sa channel na ito. Muli po ay si Sofia po ito. At pasensya na dahil tulad po ng sinabi ko, ay mahaba talaga ang karanasan kong ito. Ito na yung karugto. Bagamat ramdam ko ang tensyon sa pagitan ni Alex at June, ay wala naman akong magagawa dahil alam kong usapin magkaibigan iyon. Kung ano man ang problema nilang dalawa ay tanging hangad ko na lang ay maayos agad nila ito. Kinahapunan ng araw din na iyon ay umuwi sa site sina June at Alex. Ngunit kinabukasan ay maagang bumalik si June sa baryo. Kaya nagtaka kami dahil sobrang aga naman ata nito. May nangyari po sa site. Humihingal na sabi ni June sa aking ama. Nang tanungin siya ng aking ama kung ano bang nangyari doon, tumalikod si June at itinaas ang kanyang t-shirt. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko na may sugat ito sa likod. Na animoy namumula ito na gumuhit patagilid. Nagkasagutan po kami ni Alex at bigla niya akong sinugod ng itak. Mabuti at ang itak na kanyang ginamit ay hindi kataliman. Pahayag ni June sa amin. Agad namin itong pinapasok sa bahay. Asaan si Alex ngayon? Tanong ko kay June. Hindi ko alam, pero kailangan kong makapag-report sa aming amo tungkol sa nangyari sa amin ni Alex. Uwi ka ni June sa amin. Kaya nung araw na iyon ay nagtungo si June sa kabilang bayan upang mag-report sa kanilang amo. At bago pa man ito makabalik sa site nila Alex ay wala na si Alex sa kubo nila. Ilang araw ang lumipas ay nabalitaan namin na sumama si Alex sa mga bagong kakilalang mga kaibigan at tuluyan nang umalis sa trabaho. Isang araw, habang kausap ko si John, napag-usapan namin ang nangyayari kay Alex. May malalim bang dahilan kung bakit nagkaganon si Alex? Natanong ko kay John. Bumuntong hininga ito at tumingin sa kanyang mga kamay na noon ay kanyang pinagkikis-kis sa isa't isa saka tumingin sa malayo. Marami ka pa kasing hindi nalalaman tungkol kay Alex. Saad nito, sa mabigat na tono, nahalatang malungkot. Pwede mo bang sabihin sa akin? Nahiling ko sa kanya. Alam kong nagigipit siya sa mga oras na iyon, pero nangako siya na sasabihin sa akin ang lahat. Magmula noon ay lagi ko nang nakikita si Alex sa baryo. Dahil yung mga bago niyang kaibigan ay ang mga pinsan rin ni tatay. Pero ang mga ito ay hindi kami masyadong malapit sa isa't isa. May mga ugali kasi silang hindi namin pinagkakasunduan. Parang may pagitan sa aming mga angkan. Bagamat walang nagbago kay Alex, kasi ganun pa rin siya sa amin tulad ng dati. Saka ganun rin naman kami sa kanya. Pero nag-aalala kami kaya isang araw, sinabihan namin si Alex. Alex, hindi mo pa masyadong kakilala ang mga yan. Baka mapahama ka pag sumama ka sa mga ito. Wika namin sa kanya. Mga taga-Tarlac po ang kanyang mga sinamahan na mga pinsan ni tatay. Naninirahan sa Tarlac pero may mga kamag-anak rin sila sa aming baryo. Kaya sila dumadalaw dito. At yun na nga,
nakilala nila si Alex. Pero hindi ito nakinig. Hanggang sa mabalitaan na lang namin na isinama na si Alex ng mga ito sa Tarlac. Hindi ko na lang po babanggitin kung saang lugar sa Tarlac. Bagamat mag-isa na lang doon si John na nagbabantay sa Saytay, nagpatuloy pa rin ito. Dahil ayaw rin naman niyang iwanan ang aming baryo dahil sa akin. Lumipas pang isang linggo. Isang gabi, habang nasa baryo ako noon, ang palikuran po namin ay nasa labas pa ng bahay. Kaya kinakailangan pang bumaba ng bahay upang magtungo sa palikuran na hindi naman malayo sa aming bakuran. Dala ko ang isang gasera, yung gaserang may hawakan at natatakpan ng salamin ng apoy. Kaya kahit mahangin ay hindi ito basta-bastang mamamatay. Bumaba ako sa bahay upang tunguhin ang palikuran na nasa di naman kalayuan. Napatigil ako at napahawak ako sa aking dibdib dahil andoon na naman ang ibon na nakita ko noon at nasa mismong pintuan ito ng palikuran. Ang palikuran po namin ay walang bubong. Ngunit may kataasan ang dingding nito at ang pintuan nito ay kawayan. Sa dulong itaas ng pintuan ay nakadabo ang pamilyar na malaking ibon na iyon. Kaya napahinto ako sa pagkabigla at nakaramdam ng kaba dahil ang ibon ay parang tao na mayroong isip. Ang mga mata ng ibon ay animoy umiilaw dahil natatamaan ang sinag ng apoy ng gaserang hawak ko. "Sino ka ba? Hindi ako takot sa iyo." Sabi ko, dahil sa pag-aakalang ito'y isang simpleng ibon lang. Pagamatay, andun ang aking agam-agam dahil sa mga balita na may aswang sa baryo. Maya-maya ay nakita kong lumabas ang itim na malaking aso at tumakbo kasabay ng ginawa nitong paglundag sa ibon. Pero nakita ko na hindi ito nadakma dahil mabilis itong lumipad. Kaya ang nangyari ay napatili ako at sa pagkataranta ay patakbo na akong bumalik sa bahay habang nabitawan ko na at naiwan ang gasera sa bakuran. Sinalubong agad ako ng aking ama sa pintuan ng aming bahay. "Anong nangyayari?" May pag-aalalang sabi ni tatay. "Tay, nakita ko na naman po ang aso at ibon." Nanginginig ko pang sabi na pakiramdam ko. Sa mga sandaling ito ay umurong ang dila ko dahil sa takot. Paano? Nauutal na rin akong magsalita noon at nanginginig pati ang boses ko. Pinapasok agad ako sa bahay at dito ay pinakalma ako at kinausap. Isinalaysay ko sa aking mga magulang ang buong nangyari at napagdesisyonan nila na kinabukasan ay huwag muna akong bumalik sa kabilang lalawigan dahil isasangguni daw muna ako sa lola ko na may alam rin sa panggagamot. Ipinagamot nga ako kay lola sa sumunod na araw at dito ay aming napag-alaman na may mga aswang na umaaligid sa akin. Binigyan niya rin ako ng proteksyon na lagi ko lang ilagay sa aking bulsa at hanggang ngayon nasa akin pa rin po ito, nakatago. 2 linggo na hindi ako nakakauwi noon sa baryo sapagkat nag-uumpisa na akong mag-OJT. At nang umuwi ako ay isang nakakagimbal na balita ang sumalubong sa akin. Umiyak ako noon nang akin itong malaman at hindi ko man lang ito nakita sa huli nitong sandali. Ang masaklap mula sa Tarlac ay bumalik siya sa aming baryo at isa siya sa mga na-recruit na mag-training para maging CAFGO. Kaso ayon sa kwento, natagpuan daw ito sa ilog. Sir Chris, ang bigat sa dibdib habang kinukwento ko ito. Hindi na naiuwi ang bangkay ni Alex sapagkat hindi alam kung
taga saan ba siya sa Visayas. At wala rin kaming kontak sa pamilya niya. Mga kafgawang humakot sa bangkay ni Alex dahil nung nawawala ito, ay mga kapwa niya kafgawang nag-report. Kaya nila hinanap si Alex ng 3 araw. At sa bayan namin sa munisipyo, doon siya nilamay. At doon na rin inilibing sa aming bayan. Sa bayan namin ang naging huling himlayan ni Alex. Natakot ako para kay John ang mabalitaan ko ito. Dumating siya sa bahay namin ang araw na nalaman niyang nasa baryo ako. At nakita ko na namumugto ang kanyang mga mata. Niyakap ko ito at hindi siya umimik. Pero alam ko na mabigat ang kanyang kalooban dahil sa nangyari kay Alex. Maya-maya ay nagsalita ito. May gusto sana akong ipagtapat sa iyo. Saad ni John, kasabay ng pag-apuhap sa aking mga kamay at hinawakan ito. Naupo na rin ako sa tabi niya noon at yumakap siya sa akin. Sabihin mo, ano yon? Tanong ko sa kanya. Naniniwala ka ba sa aswang? Wika ni John sa akin. Sinabi ko sa kanya na, oo, naniniwala ako sa aswang. Dahil sa pamilya namin ay naniniwala talaga kami. Narinig kong huminga ito ng malalim at sabi niya, ano man ang mangyari, tandaan mo na ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Naluluwa na ako noon sa totoo lang habang pinapakinggan ko si John na nagsasalita. Nung isang gabi, may mga nagpunta sa kubo sa site. Akala ko, ano nang gagawin nila sa akin? May mga baril sila. Binalaan nila ako na lisanin ko ng lugar na ito. Sabi ni John. Napaiyak na ako ng tuluyan nung marinig ko ito kay John. Aalis ka na ba? Iiwan mo na ba ako? Tanong ko sa kanya na nagpapahid na rin ito noon ng kanyang luwa dahil nangingilid na rin ang luwa sa kanyang mga mata. Hinawakan ni John ang aking mga kamay. Ako yung palaging nagbabantay sa'yo, yung nakikita mo at si Alex ang ibon. Kaya kami nag-away dahil may gusto rin siya sa'yo. Tuluyan na akong napahagulgol nang marinig ko ito sa kanya. Totoo pala yung mga naririnig ko. Totoo pala na napakalalim ng buhay at napakaraming hindi pa natin alam. Napakaraming pangyayari. Ang akala natin ay alam na natin. Pero wala pa sa kalahati ang nalalaman natin. Sophia, abangan po ang huling bahagi ng kwento.